ngayon, 3 years na kayo. Ano yung mga bagay na ginagawa nyo para mapanatili nyong masaya yung isa't isa? Para ano, pag, kasi kami work and leisure eh. So habang nagtatrabaho, ano, pumunta na rin, nagde-date na rin kami. Mamaya-maya, kunyari, ano, kakain after work, yon. So, everyday, meron kaming parang balance na, ano, trabaho sa umaga, pagdating sa gabi, kakain sa labas, ganun. So, yun, so I think talagang yun nakatulong. Kasi, usually, di ba, kapag naging busy na yung mag-asawa, tapos may baby pa, parang wala na silang time to go out. But kami, since magkasama kami sa work, pag sinabi ko sa kanya, mahal, kain naman tayo dito or puta tayo dito, parang madali ko siyang hilahin kasi magkasama na kami. Kasi yung work niyo, parang yun na rin yung get-together niyo yung dalawa. Pero ang sarap. Ang cute ng tawagan nila, mahal. Correct! O eto, dahil malapit na kayo mag-celebrate ng 3rd anniversary, syempre gusto namin kayong i-congratulate! Congratulations! Congratulations! For you! Oh, yeah. December 29. Oh, wow. So, malapit na. Right malapit after Christmas. Na. Talagang hands-on kayong dalawa. Nyke. Saan nakuha yung name ni Nyke? Ano yung full name niya? Si Nyke, Nyla Kelsey yung pangalan. Her real name is Nyla Kelsey. But we call her Nyke. Bakit? Kasi yun ang gusto niyang name. And you know, Nyke naman parang ang pinaka-meaning naman yun, di ba, goddess of victory. So we wanted to name her na parang... And gusto rin niya kasi talaga parang cute yung name. But her real name is Nyla Kelsey, which also means parang wisdom and ano, parang winner. Ay, ang ganda. Ang taba ng pisngi. Nung pinanganak mo si Baby Nyke, ano yung naging adjustments mo? So, ayun talaga. Laging tinatanong ng mga tao, pag after kasal marami bang adjustment, mas wala. Pero naging parents kami, yun talaga yung parang malaki yung adjustment. First of all, syempre yung sa tulog. Di ba pag baby, laging nagumigising every 15 minutes. Yung unang buwan talaga, kasi parang feeling ko zombie ako. Totoo yan. Alam natin lahat yan. Hirap. But then, eventually, nung nakapag-adjust na kami, ngayon sobrang parang hindi na ganun kahirap. And of course, we also have the help of our parents. Oo, yun ang maganda. Tulungan naman sa pagbantay kay baby. May napag-iiwanan kayo. Napaka-importante, no? Nandiyan yung... Pero we see to it, every morning, kasama namin siya mag-breakfast. So at least yun yung pinaka-bonding time namin together. Tama. So may routine na kayo? Oo. Yung sino gigising ng ganitong umaga? Yes. Usually talaga sa umaga, mas hindi kami nagmamadali. Like we try to sit down, have like siya magko-coffee, tapos si baby either yung cereals niya or banana. So kasama namin siya kumain, tapos nakikipagkwentuhan or kakanta kami ng mga nursery rhymes kasi mahilig na siya ngayon sa mga music. Important yan. So yun. And then usually kasi sa gabi, medyo late kami nakaka-uwi, so hindi namin siya naaabutan nagising kasi maaga siyang tulog. 6, 7pm tulog na kasi siya. Ilang months na ba siya? 10 months. Ano naman ang natutunan niyo sa pagpapalaki ng baby? Si Sham, nako, hirap na hirap yan kapag nagkakasakit ng baby. Hindi makakasabay, sinasabayan niya sa ano, sa pagpuyat. Nagkakasakit din. So, di ba syempre, ano, may sakit si baby, so aalagaan ko, tapos hindi ko natutulog. Tapos after niya, pag magaling na siya, ako naman yung may sakit. Kasi nga, tapos aalagaan ka naman yung stress. Si Lloyd naman yung magkakasakit. Medyo, siyempre pag first time mommy ka, parang, ang bilis mo mag-panic, parang konting lagnat lang. Pero at least sa inyong dalawa, may isang kalma. Kasi siya, dalawang couple talaga kailangan. Totoo. Oo. Imagine mo kung panic kayong dalawa. Walang bitawan yun na si baby. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the I button.